Pinatatawag na ng Senate Blue Ribbon Committee si Justice Secretary Laila De Lima para isapubliko ang hawak niyang listahan mula kay Janet Napoles na mga umano'y sangkot sa pork barrel scam. Si dating Senador Panfilo Lacson na ako namang isusumite sa Senado ang hawak niya na kung tawagin ay Napoles. Balita natin ni Katrina Son. Tatlong listahan ni Janet Lim Napoles na umano'y kanyang mga nakatransaksyon sa multi-billion pork barrel scam. Yan ang magiging sentro ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon sa mga susunod na araw. Ang mga listahan umano, naglalaman ng pangalan ng mga opisyal na sangkot sa pagkulimbat sa pondo ng taong bayan. Sa pamamagitan ng mga ghost project na pinondohan ng Priority Development Assistance Fund o PDEF. Pero suspecha ng ilan, ang magkakaibang bersyon ng mga Napoles list, posibleng taktika para guluhin ang investigasyon sa anomalya. From day one, yun ang paniniwala ko, taktika lamang ni Napoles ito para paguluhin, ika nga, paghiwa-hiwalayin yung Beatles, ika nga, at i-distract yung attention ng publiko. Dahil kung ordinaryo kang testigo, ibibigay mo ang affidavit mo sa abogado mo, ibibigay ng abogado mo yung affidavit sa ombudsman o sa Sandigan Bayan. Ipinatatawag na ng Senate Blue Ribbon si Justice Secretary Laila De Lima para isa publiko ang hawak niyang dalawang listahan. Ang isa sa mga hawak ni De Lima, si Pangulong Aquino mismo ang nakatanggap. I don't see any reason why I should put it in my drawer and hide it. Yes. It will be open to the public. Si dating Senador Panfilo Lacson, nangako naman daw na isusumiti sa Senate Blue Ribbon sa susunod na linggo ang hawak niyang listahan na ibinigay raw mismo sa kanya ng asawa ni Napoles na si Jimmy. Para naman kay Senador Alan Peter Cayetano, hindi lang dapat si Napoles at mga whistleblower ang inuutosan ibunyag ang lahat. Dapat pati ang gobyerno raw mag-tell all na rin. Mag-i-issue na rin naman pala ng supina. Bakit hindi mo na rin isupina ang records ng DBM at saka ng COA para once and for all, whether or not nasa listahan na yan, lumabas na yung kusino ang mga kliyente ni Ms. Napoles at hindi. Para naman kay Senadora Miriam Defensor Santiago, mas definitive at substantiated umano ang listahan ni Luis kumpara sa mga listahan umano ni Napoles. Kaya inirekomenda ni Santiago sa Senate Blue Ribbon na ipatawag muli si Luis sa pagdinig nito. Sa listahan umano ni Luis, ayon kay Santiago, 200 personalidad ang tumatanggap umano ng kickback mula kay Napoles. Ang listahan ni Luis na nakasave sa isang hard drive, isinumite ng kanyang mga magulang sa isang pahayagaan noong nakarang taon. Mas katanggap-tanggap umano bilang ebidensya ang listahan ni Luis batay sa mga pamantayan ng korte. Katrina Son, GMA News.